It's me, Alex Only, and welcome back to our YouTube channel. Yes, puyat ako, kaya huwag kang magulo. For today's video, gagawin ko ng review is itong Renew Soap from Zoe Life. Ayan, kasi mali yung bukas ko, nabuksan ko yung ibabaw sa kayong ilalim, kaya nalalaglag yung laman niya. Ayan. So, ito siya. It's Renew Soap. Pero, maliit na lang yung laman ito kasi matagal ko na itong ginagamit. So, ito na lang yung natira sa kanya. Kasi, di ba, yung mga soaps na binibili ko, hinahati-hati ko talaga siya para magamit ko siya ng mas matagal. So, ito na lang yung natira sa kanya. Ayan. So, meron pa akong isang putol. Usually, nahati-hati ko to sa apat. So, technically, nagamit ko na yung tatlo. Isa na lang yung natitira dito. Mabango siya, mga bae. Mabango tong soap na to. Gusto ko tong ano na to. Hindi siya mabango na may ano ha, na may pa, may scent ng pabango ganyan, pero more on mild yung amoy niya, tapos parang powdery scent siya ganun. Kaya gustong-gusto ko yung mga ganun. Ayoko kasi ng matatapang na scent talaga. So, ayun, start tayo. Bakit ko tinry itong Zoe Life, itong Renew Soap ng Zoe Life? Kasi 'di ba kung napanood niyo yung video ko about sa kanilang K-Rejuve ng Zoe Life din. Ayan. So, yes, nagustuhan ko yon kasi nga, no peeling, no redness, no hapde. So, alam niyo naman, ganun talagang hinahanap ko sa mga skincare products. Yung walang sakit, walang hapde, ganyan, ganyan. So, eto rin, eto rin soap na to. Ang alam ko, eto yung una nilang nilabas bago yung K-Rejuve. Tapos, well, nauna ko rin to talagang binili. Na-late ko lang siya to ng review. Ang haba ng mga pinagsasabi ko. Bakit ko siya tinry gamitin? Kasi very promising rin naman yung mga claims nitong Zoe Life Renew Soap. Nga pala, 8-in-1 ano to. Ang nakalagay sa kanya, it's Renew Advanced 8-in-1 Whitening Soap. So, 8-in-1 na siya. Hindi ko alam kung dahil sa 8 benefits na ano nabibigay niya sa skin or dahil dito sa 8 main ingredients na meron siya. So, ipopost ko dito yung ingredients sa gilid. Meron siyang glutathione, arbutin, kojic acid, saxifraga flower, cocos nucifera, titanium dioxide, peony, ano ba to? Peony, scutellaria. Yan. Basta hindi ko alam kung ano itong mga pinagsasabi ko, pero andito naman yung ano nila, andito naman yung definitions nila kung saan siya ginagamit, kung ano yung benefits niya, kung ano yung magiging effect niya sa skin niyo. So, basahin nyo na lang mga best. Ito daw yung magagawa niya sa skin natin. Nakakapute, nakakaalis ng tigyawat, nakakales ng oily face, pampaalis ng blackheads, whiteheads, pampalighten ng dark spots or mga blemishes natin sa face, yung mga pecas, acne marks, ganyan. Tapos, yun nga, walang hapde, walang peeling. Tapos, ang kagandahan dito kasi mga best, ang sabi dito, soap lang kailangan mo, okay na. So, syempre, na-attract tayo sa mga ganun klase ng mga mabubulaklak na salita. Yeah, so, hindi ko na ginawa ng video na ginamit ko siya everyday, pero ginamit ko ito everyday for the whole month. Etong soap na to, ang ginagamit ko every time na hindi ako nagsiskincare. Kasi, di ba, may mga times na nagsiskip tayong mag-skincare, hindi tayo gumagamit ng toner, ng cream, or kahit ano. Ito yung soap na ito yung ginagamit ko every time na ginagawa ko yon. Kasi may times talaga na pinapahinga ko yung skin ko, lalo na pag mayroon akong bagong product na gagamitin. So yung skin ko, pinagpapahinga ko talaga siya. Wala akong ginagamit na kahit ano, except sa soap. So, sa mga ganong panahon, itong Zoe Life Renew Soap ang ginagamit ko. So, ang kagandahan dito sa Zoe Life na to mga best, kahit ito lang talaga yung gamitin mo, masasabi mong okay naman kasi hindi nagdadry yung skin mo. Tapos, hindi rin siya ganun ka-oily. Tapos, ang maganda sa kanya, di ba kasi kailangan talaga natin ng moisturizer, lalo na siguro sa mga dry skin, ganyan. Sa mga oily skin, kailangan pa rin naman talaga natin yon. Pero, napansin ko dito sa Zoe Life, pag ginagamit ko siya, pagka tinutubuan ako ng pimples, kasi di ba from time to time, nagkaka-pimples pa rin naman ako. Siguro, kayo din, ganyan. Tapos, pag tinutubuan ako ng pimples, ang napapansin ko sa kanya, hindi siya tumatagal ng 3 days, natutuyo na siya. Halimbawa, may pimple ako ngayon na patubo pa lang. Di ba pag patubo pa lang, ayun yung masakit, ganyan. Pero natatouch mo na may mga bump na, ganyan. Tapos,
pag itong soap na 'to yung ginagamit ko, nang after 2 days lang, nagsasubside na siya. Ang lakas ng ulan. Ayan, nagsasubside na siya, tapos mapapansin mo, unti-unti, natutuyo siya. So, hindi na, sa madaling salita, hindi natutuloy yung paglabas ng mga pimples. Nawawala agad siya pag itong soap na 'to yung ginagamit ko. Tapos, siguro pagdating sa whiteheads and blackheads, hindi ko naman siya ganun napapansin kasi hindi naman ako ma-blackheads, hindi rin ako ma-whiteheads na tao. Kumbaga, paano ko ba i-explain? Kasi hindi ganun ka-visible ang mga whiteheads at blackheads ko. Napapansin ko lang siya kapag ka pinipisat-pisat ko na yung ilong ko, ganyan. Tapos kung meron man malalaking blackheads or whiteheads, ganyan, malalaki talaga. Bawa, isa lang, makikita mo may isa o dalawa, ganun lang. Kaya, hindi ko din masasabi kung natatanggal ba niya yung mga blackheads or whiteheads, kasi nga hindi naman ako ganun karami sa mga blackheads or whiteheads. Pag binasa mo siya, kahit konting basa lang ng tubig, halimbawa, di ba, basa na yung kamay mo, tapos hawakan mo yung soap, konting ano lang, mabilis na siya magbula. Pwede mo na siyang ibalik ulit sa lalagyan, tapos yung dulas na nasa kamay mo, igaganyan-ganyan mo lang, tapos mabilis na siya magbula. Pero kasi, kung alam niyo naman yung ginagawa ko sa mga soaps, nilalagay ko talaga siya sa mesh para mas matagal siyang maubos, mas magagamit ko siya ng matagal. At saka ang mesh kasi, mga bes, pag gumamit ka ng soap mesh, nakakatulong yun para mas madaming bula yung mapoproduce mo. So, yun talaga yung ginagamit ko. Pero napansin ko, kahit hindi mo siya ilagay sa mesh, mabilis talaga siyang magbula. So, gustong gusto ko yun. Huwag niyo pala ito ilalagay directly sa skin nyo, ha, sa face nyo, ganyan. Yung bula lang, papabulain siya maigi, tapos yun yung lalagay nyo sa face nyo. The milder, the better, lalo na kung sa face natin siya nilalagay. So, yun yung gusto ko sa kanya, very mild lang siya. Tapos, wala rin siyang strong smell. Tapos, gusto ko yung nagagawa niya sa skin ko na hindi siya nakaka-dry. So, nako-control din niya yung oiliness ng skin ko. Tapos, yun nga, mabilis na wawala yung mga pimples ko or may acne ka. Mabilis niyang natutuyo yung mga pimples mo. Lalo na siguro ka ito yung soap na ginagamit mo na regularly. So, sa madaling salita, maganda tong soap na to. Nagustuhan ko tong soap na to. Itong Zoe Life Renew Soap, marerecommend ko to na ito yung gamitin nyo regularly. Pang everyday use, okay siya. Kasi twice a day ko to ginagamit eh. Pag maliligo ako, tapos pag maghihilamos ulit ako ng face ko bago ako matulog, ito yung ginagamit ko. So, okay to. Kung sa paglalighten naman ng skin, hindi ko siya gano'n napansin for the whole month na ginagamit ko siya. Pero siguro gradual, hindi siya nakakaitim. Kasi di ba yung iba, nagda-dark muna yung skin mo. Parang ganyan, magda-dark muna. Tapos sabi nila, unti-unti maglalight, ganyan. So, wala naman ako napansin na nagda-dark yung skin ko. Tapos hindi ko rin napansin na naglalight siya ng very visible na paglalighten or pagbabrighten up ng skin ko. Hindi ko siya gano'n napansin kasi siguro nag-focus ako sa kung paano niya mapapakinis yung skin ko. Although, advanced whitening soap daw to. Pero, itry nyo rin. Kung itutuloy-tuloy nyo siyang gamitin, siguro mapapansin nyo. Kasi ako, hindi ko ganun pinapansin yung sa whitening effect niya. Kasi, ang tinitingnan ko talaga kung napapakinis ba niya yung skin ko. Kasi, mas focus ako talaga sa smooth skin. Lalo na may mga, ano ko ngayon, may mga, ayun, kung mapapansin nyo, may mga blemishes ako. Ayun, may mga ganyan pa ako. May mga dark spots pa ako na natira. Ayan, may mga ganyan. So, kung itutuloy-tuloy mo siguro yung paggamit dito, mas mapapabilis yung pagtanggal ng mga dark spots or yung mga acne marks natin, ganyan. Kasi okay naman siya. Hindi ko lang nagustuhan dito sa Renew Soap is yung minsan nagkakaroon ako ng mga bootleg, maliit na mga bootleg. Sa maliit na bootleg, siguro mga tutubuan ako ng mga 3, ganyan. Tapos, mawawala siya, tapos may tutubo ulit sa ibang part naman, ganun. Yun yung napansin ko sa kanya. Pero it's not acne, hindi siya pimple, ganyan. Kasi nga pagka pimple, di ba yun yung masakit, yung ano, mabilis na itong natatanggal yung mga pimples. So, okay to pagdating doon. Kung may acne ka, kung acne prone skin ka, marirecommend ko tong product na to. Kung oily face ka, or kung dry yung skin mo, marirecommend ko rin tong product na to kasi nanoneutralize na yung oiliness or yung pagka-dry ng skin mo na gagawa niyang i-balance yung skin natin. Tapos, yun lang. Pero siguro, sa akin lang siguro yon, yung may mga pagbutlig-butlig na ganun. Sa akin lang siguro yun kasi nawawala din naman siya.
Tsaka kung hindi ko to nagustuhan, hindi ko to babalik-balikan. Every time kasi talaga na nagtumitigil ako mag-skincare, etong soap lang na to yung ginagamit ko. So, maganda tong ipalit kung gusto mo munang mag-stop mag-skincare, kung tinatamad ka munang mag-skincare for a while, etong soap na to yung gamitin mo. Or kung naghahanap ka ng regular soap na magagamit mo na pang matagalan, I really recommend this Zoe Life na Renew Soap. So, okay naman siya. Okay siya sa akin. Kung magkano siya, it's 280 pesos. Marami namang mga resellers ng Zoe Life. Pwede nyo siyang isearch sa Facebook. Renew Soap or Zoe Life Renew, ganyan. Isearch nyo lang. Tapos, meron din ito sa mga Shopee at sa Lazada. So, yun lang muna. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. At kung nagustuhan nyo, just give me a thumbs up, mga best. And don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon para wala kang ma-miss out sa mga videos na ginagawa ko. So, till our next video. Bye-bye! Thank you for watching!